Hi guys, welcome back to my channel. For this video guys, I'm going to talk about akong experiences before katong nag-acne breakouts ko, and at the same time kung sa akong skincare, like kung sa akong magibuhat para mawa or makontrol na kung akong acne sa akong face. So if you wanna know what I did guys, please keep on watching. So mauna lang siguro kayo guys. So mauna lang ito guys. So I had two major acne breakout. So this was way back college days, and I think aware na yun mo kung ano to, because college was siguro sige ka study hindi ka mga tarong, and then ang area mo kung ako nag-study was ka ng polluted mangod kay dagan mga sakyanan. So namangod din sa city mangod mismo, sa city proper mismo ang akong school. So mga dagan kayo mga sakyanan ito, and dagan kayo mga smoke. And another thing mangod na nakakontribute mangod is ang akong puberty. At din na ako makontrol kayo, I think nag-change na ako ang hormonal something. One thing mangod kung ano to siya nahitabo guys, kasi kay namangod ko ay sa katawag ninyo anak, kay niwang mga kayo ko rin. Niwang mga kayo ko sa una mangod. So kinahan mga gumagpat ng book. So aside sa mga akong mga ipangkaon, sa area kung ahakon nag-school, and sa mga sleepless night. So ang nakakontribute yun kung ano nagka-pimples ko before, like really a major kanang pimple breakout manggod. Kay namang hugitake na tambang na pampatambok. I'm not so sure kung mga ba niya yung name, but as far as I could remember, ang name niya was Lindsay. Sa mga ito, ako itong ipalit mo sa Chinese pharmacy. And ang akong ipuhat, I think na-cover dose lang po. Like, sa in a day, mag twice na ako siya gina-take para lang. Kay ganahan mo po ka ng faster na results. So, maong, ang naita po as effects sa akong mga effects sa akong ipinom was acne breakout ko. As in, tuloy-tuloy na siya. So, maong, ako na lang siyang gistop. And din ako kabul kung sa akong buhaton kay daggang kayo ang dagang kayo kong ipang use and take that time para lang mawala ako mga pimples. Like nag-maxi peel ko na medyo nasunod akong face ato. So mga ni-stop ko, and then nag-pons ko. However, wala siya nag-work. Sa ko, nag-try ko mga different types of soap, pero wala lagi hapon. Kay mas ibugas ko. So naumanan ako ang college, like wala na ako nag-skwela, nag-work na ako dito sa Cebu. Same lagi hapon, sige lagi ako tubo, lagi ako ng effect, sige lagi ako tubo ako mga pimples, and nag-lisod ko pawag lang sa akong scars sa akong face. Luckily, kanang i-introduce magod sa akong sister ang product na iyang gina-use, like ang soap na iyang i-use, and I think nag-work yun siya sa kwa guys, kay until na ginagamit na ako siya. So ang sabon na ginagamit na ako katong para ma-control and at the same time mawala akong mga pimples is ang Flawlessly You. Kani guys, Flawlessly You, I think ina-endorse din ni Nadine. Para sa ko, nag-work yun siya guys, and hindi siya mahal. Kay available lang siya sa any department stores, any grocery stores. So, and then aside sa sabon na akong ginating, ako sa gi-try ang katong cream sa Garnier. Gi-try na ko ang cream sa Garnier, katong green ang yung sachet. Mauto kong gi-try o kating sabon ako siyang i-combine or mo na akong combination. Nagamitin ako everyday before kong mag-dog work. And ako lang gipasagyan akong skin, like wala na akong itik muna akong sa klase, and other than ka ng mga tambal or anything na akong gina-maintain sa akong face, ka na lang yung tuwa. And nag-work yun siya sa kuas. And then recently, muna ito akong made last or second na acne breakout. I hope last na to guys. Kaya ang naitabo mong good was nagka-breakout na sa core. Na kay sa lalim kung ano naitabo to guys. Ang mga reasons mong good kung ano to naitabo or kanang siguro stress kaya ko sa work, maungi triggers at siya, and then wala na kaya ko enough sleep case. Pampunta mong buhay, so and then layo man good akong work sa akong inastayan. So ang naitabo is kailangan akong wake up early para dili ko ma-late sa work. So I think most of itong isa sa mga reason, naka-reason dyan kung ano niya naitabo, I mean, nagka-acne breakout ko guys. Kay namanggod ko gitake ng whey protein. Ano ba ito yung name? Na, basta massive whey protein. Nakatong nasa sa jar, and then ang iyang jar is black, and naging logo is, or colors yung logo is green. So, gitake na ko to siya without checking reviews online. And after a few days, or within a month,
daghang kayo mga pimples na nitubo sa akong face. And mostly, kaning mga pimples na nitubo sa akong face were kanang mga ito, mga dark na mga pimples na mga dito na wala siya eh. Something sa sulod, like katong yellow na thingy sa sulod. Napra-huge siya guys. Wala siya mga bumps. And lisod kayo siya igil. So, mga itong reason kung anong nag-try ko, nag-try na sa kong mga other products kayo. Wala naman kung nag-work ang flawlessly sa buhay ng garnier. So, kung kita po is nag-try ko other products such as kanang mga, nag-try ko mga other products such as kanang mga Korean products kayo. Medyo uso bangun siya this year. Ang nakita po is nag-order mi sa Althea and kitry na kong ilang toner. Ang toner na kong try is katong blue. Ako na siguro iputang kayang picture sa mga products na akong ipang try. And then nag-try sa katong aloe vera. And then ako sabi try ang mga serum. And then nag-try sa kong mga whitening. So, pero pero wala siya ng work sa ako guys. Maybe hindi siya yung sa akong skin natin. And at the same time, magulang temperature, magulang weather, magulang isdil. Panita po na nagka-pimples tryo ako kung wala siya nawa and then sige lagi akong tubang mga pimples. And aside sa mga Korean products, nag-try sa kong different product. Yung nag-try sa na ako, hindi siya guys, kaning product. And kanang okay man siya, makatabang siya sa akong face. However, kanang drying magod siya. So, ang nita po, dry kayo kong face and delikay ko ka ng mulang po. Sa yakay, sa sobra ka dry, makita ni mga pores. And then, getrited na po ang flawlessly yung magod na slaybag ko na something na cleanser. Getrited na po na siya guys. However, wala siya na. Okay lang siya, however dry. Okay lang siya guys, however dry. Magod siya sa face as well. So, ako sa siya, stop kay gabi kayo kong mga pores kung katakong gamit. Try sa ng laing sapon. Asa isa ka itong flawlessly yun na sapon. Gitry said na akong sapon nagikan sa Singapore pa. So ako siyang gitry. Okay lang siya. More like safeguard guys. Kani siya. More like safeguard. Pero wala na ako siya gimaintain kay dilikay ko ganaan sa effect. And wala lang siya soft kayo sa akong face. And moisturize. Dilikay ko ganaan na yun akong skin. Kay akong skin wangod is oily to dry. So dilikay ko ganaan sa effect sa akong skin. Kay mura siya makapimpos gihapon guys sa kuha. So ako siyang gistop. And also ako sa gitry ang products sa Glutafil. Up ang akong video dito sa channel guys. And if you wanna know kung sa akong thought at ko din yung watch balik. So okay ang mga products para sa kuha. Kanipanis sa akong skin na kayo. Na-try magun na po siya. Kanang first hand. And ganahan ko sa soap. Ganahan ko sa ilang acne cream. Kaya ilang acne cream makalaya or makadry siya yung pimples ko na kayo mga acne pimples. Ganahan ko sa yung sunblock. Kaya ilang kayo na ko siya gamit at kayo nag microneedling magod ko sa ila and for me to be able na makagawas magod sa balay I need to use sunblock and since na siya yung kanang it came with the sunblock ang katong ilang box o ilang products ako siyang gigamit every time lang mong gawas ko and para sa ako okay siya kaya wala siya wala ni gawas akong mga pimples ko to akong gamit na sunblock and usually kung mag sunblock magod ko is maka pimples mo siya sa buha. However, wala na ako siya. Discontinue na ako, guys. Kay okay na good ang result para sa ako after sa microneedling. So, akong ipuhat is, i-maintain na lang akong mga products na akong ginagamit everyday para sa akong skin para mag-continue ang healing o pagwala sa mga scars pa sa akong face na napag-ihapon, matili na kayo nga naka-klaro sa akong face. So, nalang ko yung 2 ka products na ginagamit ka rin everyday kung magto ko o work, mo na yung cream. And then, ang sabon, day and night, mora na ako ginagamit. Baka ganun ninyo i-try ni kay Murag. So far, ganun ko sa iyaha kay hindi siya makapa-pimples or trigger pimples sa akong skin or maka-acne breakout. And then, parato na kayo siya guys. So, available lang siya sa stores or just sa mga grocery stores or any department store. One of the mga products na ginagamit na ako karon. First, ang Olay Natural White Light with UV Protection. So, wala na magod siya sunblock sa mungod, guys. Cream siya. So, maka-moisturize siya sa face. Pero, dili kayo nga naka-moisturize kayo. So, mga ganan kayo ko. And kinagamit na ko niya siya every morning lang guys. And nangako ang sapon
twice a day na ako na ginagamit. So, ang flawlessly use. So, ako yung siyang gikip guys kay para sa ko among good is effective kayo siya na sabon. And nasa ko friend nagagamit din nga ni and yung siya ganaan sa chest sa sabon. So I think baka ganaan yung try din guys kay para makakita sa mga products na hiyang sa inyo. Total, dili man sa di kayo mahal. Kaning bags worth 30 to 40 pesos. Pero kung ganaan mo mag-try lang sa karon, pwede ninyo pa itong katong nasa sachet lang na less than 20 pesos. And ang kwa ng manggod ani guys is drying manggod siya na sabon. So maunang reason yung gamit ko yung ani kay moisturizer siya. And then dagan siya claims man sa dark spots. So makatabang sa siya. So mga ako siyang gina-maintain up until now. So mga na to guys, mga na tong story kung ano kong nagka-acne breakouts and sa akong mga skincare everyday, like ang mga products na akong ginagamit. And that's it for today guys. And by the way, before na ko yan ang video, kung natin mo i-share guys, let's say ang inyong mga acne breakout story and yung mga products na ginagamit sa inyong skin karon, pwede mo comment down below para ma-share sa inyo sa mga viewers sa kaming video and makabalusan sila or pwede sa nila i-try sila and malay ba natin mag-work sa ng mask, hindi pa makatabang pata guys. So, mana to. And thank you so much for watching. I hope you like the video and you have a wonderful day. Bye!